Welcome sa Panlasang Pinoy! Ako po si Van Jomerano. Ngayon ay magluluto tayo ng ginataang lechon kawali! Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa recipe na to. Lechon kawali. Ito yung leftover na lechon kawali. So kung may matiraban kayo lechon kawali, pwedeng-pwede natin gamitin yan. Ito naman yung kalabasa. Pwede kayong gumamit ng butternut squash. Long green beans o bagyo beans. Gagamit din tayo dito ng sibuyas. Ng bawang. At ng nor, ginataang gulay, recipe mix. Bukod sa mga ingredients na to, kakailanganin din natin gumamit ng tubig, ng patis, ground black pepper, at ng mantika. At ito naman yung kumpletong listahan ng mga ingredients, kasama ang sukat ng bawat isa. Handa na ba kayo? Tara, umpisa na natin ang pagluluto. Magpapainit lang tayo ng cooking pot. Pagkatapos, lagyan na natin ito ng mantika. Hihintayin lang natin hanggang uminit na yung mantika dito. At kapag mainit na, pwede na nating igisa ang sibuyas. Unahin muna natin itong sibuyas bago yung bawang. Lulutuin lang natin itong sibuyas dito ng mga 20 to 30 seconds. Pagkatapos, ilalagay natin kagad yung bawang dito. Itong bawang na gamit ko ay dinurog ko lang at hiniwa ko ng maliliit na peraso. Pwede ninyong dikdikin mabuti yung bawang kahit hindi nyo nahiwain at ilagay nyo na dito. Itutuloy lang natin ang pagluto hanggang sa tuloy ng lumambot yung sibuyas at maging kulay light brown ng konti yung bawang. Sa puntong ito, ready na yung sibuyas at bawang. Ilagay na natin dito yung lechon kawali. Ang gamit ko dito ay leftover na lechon kawali. At igigisa lang natin ito ng mga 2 minuto. At bukod sa lechon kawali, pwede rin kayong gumamit dito ng inihaw na liyempo. At syempre, pwede rin tayong gumamit dito ng sariwang karne ng baboy. Ihanda na natin yung gata. Kukuha lang tayo ng tubig. At ipagsasama lang natin yung tubig at yung ating nor ginataang gulay recipe mix. Pagkatapos ay hahaluin lang natin itong mabuti. Kutsarita lang ang katapat niyan. Ngayon, ready na to. Dahan-dahan lang nating ibubuhos ito dun sa ating cooking pot. Gumagamit ako nitong nor ginataang gulay recipe mix. Dahil talaga namang lagi kong nakukuha yung rich and creamy na ginataan dito kapag gamit ko ito. At talaga namang nagiging malasa pa yung final outcome ng aking dish. Haluin lang natin ito. At pagkatapos, tatakpan lang natin itong ating cooking pot. Nandito na tayo sa bahagi kung saan kailangan nating palambutin mabuti yung karne. Itong lechon kawali luto na to, pero kailangan pa rin natin itong palambutin. So, tatakpan lang natin kapag kumulo na yung pot or pwede nating takpan bago kumulo. So, either ways. Pagkatapos ay papakuluan lang natin ito in medium heat ng 45 minutes. At pwede tayong magdagdag ng tubig kung kailangan. At oo nga pala, napaka-importante na haluin natin once in a while yung ating pinapakuluang karne. Siguro after every 10 minutes, haluin lang natin para sigurado tayo na walang dumidikit dun sa ating cooking pot. Ngayon naman, ilagay na natin dito yung kalabasa. Pwede tayong gumamit dito ng regular na kalabasa o pwede rin tayong gumamit ng tinatawag na butternut squash para medyo may pagkamatamis yung ating kalabasa. Ayan. Pabayaan lang natin kumulo yung gata dito.
Pagkatapos, ituloy lang natin ang pagluto ng 5 minuto. Papalambutin lang natin itong kalabasa kaya takpan muna natin itong ating cooking pot. Ngayon ay handa na yung kalabasa. Haluin lang natin. Pagkatapos, ilagay na natin dito yung long green beans o yung kilala natin sa tawag na bagyo beans. Hiniwa ko lang ito. Pwede kayong gumamit ng sitaw kung gusto ninyo. Ididistribute lang natin itong ating bagyo beans dito sa ating cooking pot kasama ng ibang mga ingredients. Pagkatapos nito, takpan lang natin ang ating lutuan at ituloy natin ang pagluto dito ng 2-3 minuto. Ngayon, ready na tayo. Titimplahan na lang natin ito. Maglalagay lang tayo dito ng patis at ng ground black pepper. Unahin natin ilagay dito yung ground black pepper. Pagkatapos, isunod na natin kagad yung patis. Ganyan lang kasimple. Haluin lang natin ito. Siguraduhin natin na nahalo mabuti yung patis sa ground black pepper dito. Mahalaga rin na tikman muna natin yung ating niluluto bago tayo maglagay ng seasoning nang sa ganon alam natin kung gaano karami yung ilalagay natin o kung kailangan pa ba. Ngayon, pwede na natin itong ilipat sa isang serving bowl at iserve na natin. Ito na ang ating ginataang lechon kawali with kalabasa and green beans. Tara, tikman na natin itong ating ginataang lechon kawali na may kalabasa at green beans. Umpisa na natin dito sa lechon kawali. Napakalambot. Malasa-malasa. Kukuha pa ako ng isa. Ang sarap. Napaka-creamy niya. May kakaibang sarap talaga itong dish na to. At napaka-crisp pa ng gulay. Tama-tama, di ba? Alam nyo, kanin na lang ang kulang natin dito. Wow! Panalong panalo! Tamang-tama lang yung pagkakatimpla natin dito. Ang kinagusto ko dito, yung lechon kawali, di ba? Lechon kawali by itself, masarap na to. Pero kapag ginataan pa natin, tapos pinalambot natin ito ng tuluyan, talaga namang ang sarap nguyain. Pagkatapos yung lasa pa ng ating ginataan mix na talagang sumasama dun sa masarap na lasa ng lechon kawali. At idagdag pa natin dito yung crisp natin na green beans at yung masarap natin na kalabasa. Pag pinagsama-sama mo lahat ng ingredients dito sa dish na to, nag-complement sila sa isa't isa. Kaya masasabi ko na napaka-successful nitong dish na to. Sana'y subukan nyo rin. Ngayon, greetings muna tayo. Hello kay Kia Kiminiano at kay Blinders Blowman. Hi rin sa'yo, Jesse Pangilinan. Sabi ni Silipun Jr. Dagadas, what I like in this channel are the excellent dishes cooked, excellent cooking styles, and the excellent camera positioning. Naks pa na excellent si Mr. Silipun Jr. Dagadas. Okay ito ah, ituloy natin. The camera is positioned so that the viewers can easily perceive and understand the cooking demonstration. Aside from the precise demonstration and explanation of the steps, wow, napakalalim. The way Kuya Vanju speaks is also very polite, on point, and very easy to understand. Not to mention that we got a strong sense of Filipino atmosphere in this channel. Keep it up, Kuya Vanju, for the win. Salamat sayo, Silipon Jr. Tagadas. Hello rin kay Jace M. at kay Nora Ambergy. Sabi ni Nora, humbasa Cebu, sarap. Mama ko use Sprite also. Always comes out yummy. At kinakomenta niya itong ating Sprite pork adobo na video na in-upload lang.
Mark Joseph Laroya at Tito Sauron underscore 2. Hello sa inyo! Hello rin kay Pisces Lady 93, kay Pink Fox 08 at kay Ginny Dumogoy. Hello rin sa'yo, Raquel Rilveria. Ito, may special birthday greetings tayo. Belated happy birthday kay Laurel Mendoza. 55 years old na siya ngayon. Si Mami Laurel ay na-meet ko sa Pilipinas nung nagkaroon kami ng private meet and greet. Happy birthday rin sa kanyang unika iha na si Trisha Mendoza. Sa August 22 ang birthday niya. Happy birthday, Trisha! Babatiin ko rin yung mga nakasama natin sa meet and greet. Ito yung kanilang Instagram account. Hello kay Sailor Star, kay Chris Ibanez, pati na rin kay Miss Venus DCU underscore MD. Hello rin sa'yo, Cheryl Montalvo, at kay Eden Alfornon, pati na rin kay Bryce Cooker. Hi, Jackie De Arabia. Ayan si Jackie. Napaka-jolly niyang tao at napaka-sayang kasama. Hello rin kay Hungry Cat at kay Mitch. Hi rin sa'yo, Mother Nanay. Si Mother Nanay ng Binondo, Manila. Pati na rin kay Leslie Rose Velasco at kay Riza. Siya yung may-ari ng Ellie's Kitchen na Instagram account. Hello rin kay Foxy Foxy, si Bebs Manaloto. Ay, maraming salamat ulit sa pagnood nitong video na to. Sana may natutunan na naman kayong bago. Kung nagustuhan nyo tong ating recipe, huwag nyong kalimutang i-like ha. At kung hindi pa kayo nagsasubscribe, nako, mag-subscribe na kagad kayo dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Nang sa ganun ay ma-notify kagad kayo ng YouTube kapag may bago tayong video na in-upload. O paano, magkita-kita na lang tayo ulit sa ating susunod na video. Yung mga hindi natin nabati, huwag sana magtampo. Pipilitin nating banggitin ang pangalan nyo sa susunod. Maraming salamat ulit sa inyong panonood.